Isa po mapagpalang hapon sa bawat isa. Welcome po sa Jesus the Only Way Family Church sa ating pong online Bible study. At ihanda po natin ang ating pong mga sarili. Muli tayo po ay mag-aaral ng panibagong doktrina sa Biblia. At kung nais po ninyo na balikan yung ating pong mga nakaraang mga paksa every Wednesday, ay pwede niyo pong i-type ang Jesus the Only Way Family Church. Meron po tayong Facebook page, YouTube account, at meron din po tayong Instagram upang mabalikan natin at patuloy tayong matuto sa ating pinag-aaralan. At ngayon po ay meron po akong bagong paksa para sa inyo na nais ko pong ituro. Ito po yung tinatawag na The Doctrine of Man. Upang magkaroon po tayo ng idea sa pinagmulan, sa kalikasan, sa duty at responsibility ng tao. Una, tingnan natin yung kanyang pinagmulan. Meron po dito tatlo, tinatawag na theistic evolution at yung natawag na theistic evolution. At yung pangatlo, yung natawag na special creation. Yung una, pinapaniwalaan ng marami o ng iba, ang tutukoy ko po yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos o hindi naniniwalang may Diyos, ang nagkaroon ng tao, nabuo ang tao sa magitan ng evolution. Ang ibig sabihin nito, sa tagal ng panahon ng mundo ay nag-evolve ang mga may buhay at naging tao. Kaya kami mga naniniwala na ang tao ay nanggaling sa unggoy. Ang iba naman naniniwala na ang tao galing sa isda. Sa mga naniniwala naman sa Diyos at naniniwala ang may Diyos na manlilikha, ay yun po yung sinusuportahan ng Biblia na kung paano nagkaroon ng mga nilika sa mundo, o paano nalika ang mundo, paano nalika ang tao, paano nalika ang mga may buhay. Tayo po manalangin muna sandali. Panginoon, salamat po. Samahan niyo po kami, bigyan niyo kami ng karunungan at ng kaalaman upang amin pong matutunan ang doktrinang ito at magkaroon kami ng idea, Panginoon, kung saan kami nagmula, ano ang aming pong layunin sa buhay na ito, at kung ano ang aming responsibilidad. O Diyos, samahan niyo po kami, pagpalain niyo po ang bawat makikinig at bawat nag-aaral ng doktrina sa Biblia. Sa pangalan ni Jesus, amen. Sa Genesis chapter 1, verse 11 and 12, meron ditong isinaad ang Biblia. At sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi, at punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkakahoy. Nataglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa, at nagkagayon. At ang lupa ay sinibulan ng damo, pananim na nagkakabinhi ayon sa kanyang pagkapananim at ng punong kahoy na namumunga. Nataglay ang kanyang binhi ayon sa kanyang pagkakahoy at nakita ng Diyos na mabuti. Kaya sa mga naniniwala sa Diyos o sa mga naniniwalang may Diyos na manlilika, ang lahat ng may buhay na nakikita natin sa mundo, ito yung nilika ng Diyos sa amagitan ng kanyang salita. Genesis chapter 1, 20 and 24. At sinabi ng Diyos, bukalan ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay. At magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa luwal na kalawakan ng himpapawid. At sinabi ng Diyos, bukalan ang lupa ng mga may buhay na kinapal ayon sa kani-kanyang uri ng hayop at ng mga kinapal na umuusad at ng mga ganid sa lupa ayon sa kanya-kanyang uri at nagkagayon. Genesis chapter 1 verse 21. At nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat, at ang bawat may buhay na kinapal na gumagalaw, na ibinukal na sagana ng tubig, ayon sa kanikanyang uri at ang lahat na may pakpak na ibon, ayon sa kanya-kanyang uri at nakita ng Diyos na mabuti. Genesis chapter 1, verse 29. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. Ito po yung mga talata na isinasaad sa Biblia na nagsasabi na ang Diyos ang lumika ng lahat ng bagay. At ito ay nalika sa magitan lamang ng kanyang salita. Hindi natin na-mention na particular ang pagkalika sa tao. Pangatlo, tinatawag na kung paano nilika ang tao. At tinatawag po yung special creation. Nakaiba ang tao sa lahat ng pagkalika niya sa hayop
sa lahat ng mga binubukalan, sa lahat ng mga ng nasa nakikita na tanong natin sa mundo. Genesis chapter 1:26-27, kung bakit po sinabi ito'y kakaiba. At sinabi ng Diyos, dalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Yeah, malinaw ang sabi ng salita ng Diyos kung bakit gusto po sinabing special creation ng pagkakalikha sa tao, sapagkat ang tao ay bukod-tangi ng kanya itong nilika, ito ay nilika ayon sa kanyang larawan at ayon sa kanyang wangis. So mga binasa natin kanina na nauna, lahat ng yun ay nilika sa pamamagitan ng kanyang salita at walang sinabi na nilika yun sa pamamagitan ng kanyang wangis at larawan. Kaya special po ang pagkakalikha sa tao. Special ang pagkalika sa iyo at sa akin. Dagdagan natin, Genesis chapter 2 verse 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. At hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, ang Diyos ang nagbigay ng hininga ng buhay sa alabok na nilikan niya, na hinulman niya, at ginawa niyang tao. Kaya sinabi ko po na special ang pagkakalikha sa tao. Genesis chapter 2 verse 18. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya ay ilalang ko ng isang katulong niya. At hindi niya inayaan na ang tao ay mag-isa. Siya ay lumika ng kanyang kasama. Kaya binanggit ng Biblia, ang Diyos ay lumika ng lalaki at babae. Genesis 2:21-22, tinanakin kung paano nilika ng Diyos yung babae. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki, at siya ay natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang, at pinagpahilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. Napaka-special ng tao, sapagkat mismo ang Diyos ang siyang gumawa nito, personal, na gumawa sa babae, at ang babae ay kinuha niya sa lalaki. Psalms chapter 8 verse 4 and 5. Ano ang tao upang iyong alalahanin siya? At ang anak ng tao upang iyong dalawin siya? Sapagkat iyong ginawa siyang kaunting mababa lamang kaysa Diyos, at pinaputungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Nilika ka ng Diyos na mas mababa lamang ng kaunti sa kanya, sa inyong sabi ng Biblia. Kaya natin kung paano, kung bakit ko sinasabing special ang pagkakalikha sa tao. Psalms 139 verse 14. Ako ay magpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako ng kakilakilabot at kagilagilalas. Kagilagilalas ang iyong mga gawa at naalamang mabuti ng aking kaluluwa. Special ang pagkakalikha ng Diyos sa tao. Pangalawa, ang kalikasan ng tao, tinan natin. Is man made in the image of, and likeness of God? Sinabi ang kanina, binasa natin kanina sa Biblia yan, sa Genesis chapter 1:26-27. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad at nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Ito po yung pagpapatunay na nilikha nga ang tao sa image ng Diyos. Ang pagkatulad nito ay tumutukoy sa triunity ng Diyos. Tulad ng Diyos, ang tao ay nilikha niya na mayroong tatlong bahagi. Sabi sa Hebreo chapter 4 verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, matalas, kasalin mong tabak na may dalawang talim, bumabaon hanggang sa paghiwaywalay ng kaluluwa at espiritu na makasukasuan ang utak at madaling kumikilala o kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Ito po ay versikulo na dapat nagsasabi na ang tao ay nilikha na mayroon siyang tatlong bahagi. Mamaya, at nilinawin po natin yan sa pagpatuloy ng ating pag-aaral. Unang Tesalonica 5:23,
at pagkabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan at ng inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagpalito ng ating Panginoong Jesus Kristo. Kaya ikaw at ako ay nilikan ng Diyos na ang pagkalikang ito ay ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Nang salitain ng Diyos yung sinabi niya sa Genesis chapter 1, 26 hanggang 27, ito po yung salitang kasama rito na inisip niya ang hinaharap na gagawin niya na pagliligtas sa tao. Ang ibig kong sabihin, yung pagkakatawang tao ni Kristo. Si Kristo na anak ng Diyos na naging tao at yung kanyang gagawing pagliligtas, ito po yung kasalukuyan na kanyang ginawa sa panahon natin na tayo ay maging katulad niya, maging kalarawan ng kanyang anak na si Kristo. Kaya ang mga Kristiyano, ay tinutukoy ng Biblia at tinuturing ng Biblia na pag tayo po ay lumalago, habang lumalago ay nagiging kalarawan ng kanyang anak. Kaya po sinabi ko kanina, ang kalikasan ng tao, siya po ay special. No? Siya po ay importante. Sabi nga ng ibang mga mangaral, ng mga theologian na aking napakinggan ng pagtuturo, ang tao ay natawag na obra maestra ng Diyos. Ito po yung mga sumusunod na mga versikulo na magpapatibay na ang tao ay nilika na kalarawan ng Diyos. Philippians chapter 3 verse 21, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Romans chapter 8 verse 29, sapagkat siya ang mga nang una pa'y kanyang nakilala ay tinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Habang pinag-aaralan ko itong doktrina na ito, ay walang dahilan sa panahong ito na ma-depress ka. Walang dahilan sa panahong ito na ikaw ay malungkot sapagkat nilikha ka ng Diyos na special. At ayon sa ating binasa, kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay nakatalaga sa hinaharap na maging katulad ng kanyang anak. Ang tutukoy po nito ay si Jesus Cristo upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Ginoon mo yun, magiging big brother natin si Jesus balang araw. Kaya special. 1 John chapter 3 verse 2, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Iyan po kayo ng idea, nang si Jesus po ay muling nabuhay, minsan mayroong isang pagkakataon na ang mga alagad, ang mga disipulo, ay nasa loob ng isang room, ng isang kwarto. Pumasok si Jesus, hindi siya dumaan sa pintuan, hindi siya dumaan sa bintana. Tumagos siya sa pader ng room, nakapasok sa loob ng kwarto na hindi siya gumamit ng pintuan. Ang sabi ng Biblia, yun po ang magiging katulad ng tao sa hinaharap sapagkat yun ang nais ng Diyos, yun ang tunay na plano ng Diyos sa tao. Pangalawa, is man dichotomous, ang tutukoy ko po yung two-part being or trichotomous, o siya po ay three-part being. Meron po mga ibang mga teologya na sasabi na ang tao ay binubuo lang ng dalawa. Kaluluwa at katawan, o espiritu at katawan. Meron naman teologian na nagsasabi, naalala ko sa discipleship, napagdibatihan to ng konti, ilang bahagi nga ba ang tao, binubuo nga ba ang tao ng ilan? Sabi nito, ang tao daw ay dichotomous, o two-part being. Dalawa lamang sa mundong ito, ang tinatanggap, hindi nakikita, at yung nakikita. Kaya, lumalabas na ang tao, ayon sa ibang mga theologian, ang tao ay dalawa lang, dalawang bahagi lamang. Either siya ay espiritu at katawan o kaluluwa at katawan. Sabi sa Luke chapter 1 verse 46 hanggang 47 ay ganito po sabi ng Biblia. At sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Dito may kita mo rito, sinabi ni Maria, dalawa lang ang tinukoy. 2 Corinthians chapter 7 verse 1, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng spirito.
na pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Ito tinukoy yung laman at ng espiritu, dalawa. James chapter 5 verse 20. Ay alamin ito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluwa sa kamatayan at magtatakip ng kanyang kasalanan. 1 Peter chapter 2 verse 11. Mga minamahal, ipinamamanhik ko sa inyong tulad sa mga nangibang bayan at nagsisipaglakbay na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kalduwa. Tinukoy po dito dalawa, yung laman at yung kaluluwa. Tingnan natin yung basic evidence for trichotomy. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan at ang iyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingat ang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Dito ay niliwanag ni Apostol Pablo ang kalagayan ng tao. Kung siya ba ay dalawa o siya ay tatlo. Sabi ng Biblia, meron siyang espiritu at kaluluwa at meron siyang katawan. Nabanggit ko kanina sa discipleship ay napag-usapan namin ito. At ang naging hatol, wala pong problema. Kung paniwalaan mo ang tao ay espiritu, kaluluwa at katawan, o ang espiritu ang tao ay espiritu at katawan, o kaluluwa at katawan. So, dalawa man siya o tatlo man siya, walang problema. Dahil sa Biblia, may tinutukoy sa Biblia na yung kaluluwa ay hindi malayo ang kanyang pagkakaiba. Sabi malapit ang pagkakatulad ng espiritu sa kaluluwa. Kaya kung ano man ang pinapaniwalaan mo, o siya ba'y dalawa, o siya ba'y tatlo. Pangatlo na tanong, well, saan at paano natanggap ng tao ang kanyang kaluluwa? Meron ditong first and second view. Yung unang, naniniwala ang ilan o ang iba o wali ang maraming naniniwala na ang tao kapag siya ay ipinanganak meron ng nakalaan na kaluluwa sa nakaraan niyang buhay. Parang cycle lang siya. Na yung kaluluwang iyon ay naghihintay lamang ng may papanganak na laman na katawan. Pero tingnan natin ang sabi ng Biblia, ito po yung second view. Kasi mahirap po kasi yung magbuo tayo ng turo sa isipan na ayon lamang sa sabi-sabi at ayon lamang sa matandang kasabihan o katuruan, mas maganda na meron tayong basihan. Genesis chapter 2 verse 7, tingnan kung paano natanggap ng tao ang kanyang kaluluwa. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kung tatanungin mo, kung paano binigay, paano nagkaroon ng kaluluwa ang tao, ito ay bigay ng Diyos at hindi ito bigay ng sino man. Kung anumang paniniwala, kung anong paniniwala meron ka. Dadagan ko po yan. Ecclesiastes chapter 12 verse 7, mga ngaral 12:7. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Zechariah 12 verse 1. Ang hula ng salita ng Panginoon tungkol sa Israel, ganito ang sabi ng Panginoon na naguunat ng langit at naglalagay ng mga patibayan ng lupa at naglalang ng diwa sa loob ng tao. Isaiah 57 verse 16. Sapagkat hindi ako makikipagtalo magpakailanman o mapupuot man akong lagi, sapagkat ang diwa ay mang lulupaypay sa harap ko at ang mga kaluluwa na aking ginawa. Ang Diyos ang gumawa ng kaluluwa. Hebrews chapter 12 verse 9. Bukod dito, tayo na nagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo parusahan. At sila'y ating iginagalang, hindi baga lalong tayo pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo mahabubuhay? Kaya tutukoy, dahil ang Diyos ang ibigay ng kaluluwa ng tao, ng buhay ng tao, ay siya yung ating ama. Pang-apat, what is the soul? Ang nag-iisang salitang Hebreo, ayon sa kaugalian ay sinalin na salitang kaluluwa, binanggit na nepis. Tumutukoy sa isang buhay may malay na katawan, 1 Corinthians 15:51-54. Narito, isinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na magmuli.
na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang may kamatayan. Datapat pagka itong may kasiraan ay magbihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihisan ng walang kamatayan. Kung magkagayon mangyayari ang wika ng sulat nila mo ng pagkatagumpay, ang kamatayan. Pinaliwanag dito, ito'y tumutukoy sa buhay. Panglima, the basic characteristics of the soul. There are four basic words for the soul. Una, intellect. Pangalawa, sensibility. Pangatlo, conscience. At pang-apat, yung salitang will. Tingnan natin yung intellect. Yung pangatlo, yung conscience. Sabi dyan, the Bible lists several kinds of conscience. Una, an evil conscience. Masamang konsyensya. Mabasa yan sa Hebreo, Jis 22. Tayo magsilapit ng may tapat na puso sa lubos na pananampalataya ng ating mga puso na minisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. So, masamang budhi ang tinutukoy. Pangalawa, a defiled conscience, Titus chapter 1, verse 15. Sa malinis ang lahat ng mga bagay ay malinis. Dadapwat sa nang ngahawa at di nagsisampalataya ay walang anumang malinis, kundi pati ng kanilang pag-iisip at kanilang budhi ay pawang nangahawa. Ito yung budhi na nangahawa. Pangatlo, a weak conscience. Sa 1 Corinthians chapter 8, 7 and 12. Gayon may wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang yan, kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa Diyos-Diyosan, ay kumakain na parang isang bagay na inihain ng sa Diyos-Diyosan, at ang kanilang budhi palibhasay mahina ay nangahahawa. At sa ganitong pagkakasala laban sa mga kapatid at sa pagkakasugat ng kanyang budhi, kung ito'y mahina, ay nangagkakasala kayo laban kay Kristo. Kaya sabi diyan, may masamang budhi, may budhing nahahawa, at may budhing masama o may budhing mahina o mahinang budhi. Pang-apat, natawag na a good conscience sa Gawa 23:1. At si Pablo na tumitig na mabuti sa Sanhedrin ay nagsabi, mga kapatid na lalaki, ako'y nabuhay sa harapan ng Diyos sa buong kabutihan ng budhi hanggang sa mga araw na ito. Dito sinabi ni Pablo na siya'y nangaral na may kabutihang budhi. 1 Thessalonians chapter 1:5-19. Ngunit ang kinauuwian ng bilin ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi pa imbabaw. Naingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila ay nangagbabagbag tungkol sa pananampalataya. A pure conscience, 1 Timothy chapter 3 verse 9. Na iniingatan ang hiwaga ng pananampalataya ng malinis na budhi. Panghuli, a third conscience. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 2, sa pamagitan ng magpapaimbabaw ng mga tao na nagsasalita ng mga kasinungalingan na hinirohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal ng nagbabaga. Yung salita diyang hinirohan ay yung katumpas po yan ng salita sa ang salita ng Diyos ay yung tinatawag na walang budhi o walang konsyensya. Kaya ito po yung ulitin ko, balikan ko lang po, ang mga budhi, mga uri ng mga budhi na tinataglay ng tao. An evil conscience, a defiled conscience, a weak conscience, a good conscience, a pure conscience, a third conscience. Manalangin po tayo sa ating pagkatapos. Panginoon, salamat po sa katuruan ito, salamat po sa mga ilang mga bahagi, Panginoon, ng sinasabi ng banal na kasulatan upang maituro sa amin, Panginoon, ang ng pagkalikas sa tao. O Diyos, salamat, Panginoon, at pagpalain niyo po ang bawat nakikinig at ang bawat sumusubaybay, o Diyos, ng programang ito ng online Bible study sa pangalan ni Jesus. Amen.